Reverse. Automatic transmission shift shock ba yung problema ng parking sasakyan mo? Gaya nito, kapag kinambyada ay sobrang lakas ng kalabog. Bali, ang unit natin ngayon ay Toyota Wigo 2020. Yan, so tingnan lang muna natin yung kahintang nito. So dito ay makikita natin na 37,000 yung udo ng sasakyan. At ngayon ay nakailaw yung sign ng pitaka at yung sign ng itim. Bilang panimula, gumamit tayo ng bulang kristal. So ganun naman talaga. Dito ay nakita natin yung trouble code na medyo marami-rami na din. Yan, so depende na sa inyo yan kung paano ninyo iintindihin at isosolve yung ganyang klaseng trouble code. So dito sa video natin na ito, kung gusto mong malaman kung paano natin to isolve ay panoorin mo lang. Yan, so reverse. Ang ginawa muna natin ay kinambyada-kambyada natin. So ganyan kalakas yung kalabog. Parking. Yan, tingnan natin yung buong sasakyan reverse. At ni-reverse natin. Yun, so parang sira yung engine support sa lakas ng kalabog. So syempre ay ayan, nag-pass forward tayo. So inabot na ako dito ng halos tatlong araw. Tatlong araw na ako mag-subay-subay ng mga wirings dito. So dahil sa yung problema natin ay speed sensor, kaya yan, tinira ko yung speed sensor dito at tinanggal ko nga talaga yung tinain ng manok. Yan, so wala na akong paki dito, basta yun, sinunod ko lang yung tinuro ko sa tutorial ko sa YouTube, kaso scam pala, kaya yan, yan tuloy, nabaklas yung buong harness. So ginawa ko, tinanggal ko yung speed sensor natin, ayan. Tapos tinistis ko dito kung ano ba yung kahimtang niya, yung continuity. So yan, pagkatapos kong matis ay nagdesisyon ako dito na yun, palitan yung speed sensor natin. Kaya yan, meron agad tayong speed sensor, kaso hindi sila magkaparihas ng mukha kasi yung speed sensor na binili natin ay original talaga. So bali yung kinabit nila ay hindi ko alam kung original ba yun, basta pangit yung reading niya. Yan, so kinabit ko na dito yung bago nating speed sensor. Siyempre pagkatapos ay ginamitan ko na naman ng tester. So ganun naman talaga, lalo na kapag nag-experiment tayo. Yun, so dito ay trinry ko ng panda rin agad. Yun, so start the Amatsuki. So yan, klarong-klaro na na back job yung ginawa natin, kasi nakailaw pa rin yung dalawang problema natin na yan. Kaya yan, medyo hinanap na naman natin yung ibang problema. So dahil sa okay na sana yung speed sensor, kaya yan, kinamangkamang ko dito talaga sa ilalim yung problema. So ganun talaga, lalo na pag sumakit na yung ulo mo at ayaw pa rin maging okay yung problema ng ginawa mo na sasakyan. Siyempre pagkatapos ng ilang minuto lang at ilang oras, ilang araw at ilang linggo, inabot pa nga tayo ng maraming araw at dito ay tinanggal ko na yung ECU natin. So dahil sa naubos talaga yung time natin dito, so inukab-ukab ko yung kahimtang ng ECU natin at observe natin dito, wala namang sign ng sunog, kaya ibig sabihin ay malinaw yung kahimtang ng ECU. Ayan, so kaya ang ginawa ko ay tinaklob-taklob ko at tara, so punta tayo dito at maghanap tayo ng ECU. Pasok, Matske! Ayo. Ano ba yung part dire? Part sa buwang lang. Ha? Part sa kusina? Na, dire. Ano buwang lang? Part sa kusina. Ano na buwang? Ano? Lang, isulod. Yun, so kita natin na meron pala talagang parts dito sa loob ng kaldero. Ibig sabihin ay kapag ka nagsaing tayo, meron na tayong ECU ng Toyota Wigo. So dahil sa bagong saing pa itong parts natin ay kinabit ko na agad, hindi na ako nagsayang pa ng oras mientras mainit pa. So ngayon pagkatapos nating maikabit, yeah, start. Ay in-start na natin agad. Yun. So dito ay medyo nagkahirap-hirap yung kahimtang natin. So kahit anong start yung ginawa natin, ayaw dito umandar. Ayaw talagang umandar. Umandar, tuklokin mo. Yun, so try nating start ulit.
Yan, so kita natin na ayaw nga talagang umandar, kaya gamitan natin to ng bulang kristal. Gamitan natin ng bulang kristal kasi ayaw umandar. Yan. So sa bago nating ECO, ito yung trouble code, abnormal EG start. So nawala yung trouble code kanina na marami. Ay syempre, para mapaandar natin to, kailangan natin gamitin yung mga guidelines. Gaya nito, remove daki, handus daki, paslak daki, hanggang sa maging kumpleto yung mga KKK dyan. So ganun lang ka basic. Ayan, so syempre pagkatapos nating gawin yung mga orasyon di lapayat, ay ito na. I-start di hamatske, kung okay na ba na. Yun, one click, umandar. Yahoo! So nawala na yung sign ng pitaka dito at saka yung sign ng itiim. So nawagtang na. RPM, RPM. Ay, syempre para lumaki-laki na naman yung labor matskay, RPM go. Yun, so dito naman tayo at tingnan natin yung kahimtang ng ECU natin. Yan, so bali nakakabit yung ECU natin na bago surplus. Ayan, so yan yung mga kahimtang niya. So ibig sabihin ay lahat ng bagay nasisira nga talaga. Okay, start. Yun, so try nating patayin at iridundo ulit. Ayun, so one click nga talaga, bay. So bali ang pinalitan natin dito yung itong ECU at saka yung ito speed sensor kasi hindi siya original. Syempre, para malaman natin kung talaga bang okay yung ginawa nating kahibangan dito, tara, test drive naman tayo. So dito ay test drive tayo ng dahan-dahan, huwag masyadong malakas ang takbo, baka hindi tayo makaiwas sa tumikalbong.